Hello guys, welcome, welcome. Tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for a collective. Anong energy ng person mo ngayon, okay? Ano yung kanyang current feeling, yung kanyang iniisip, ano yung kanyang nadarama. Once na naiisip ka ng tao na to, or ano pa yung plano niya para sa connection na to, or meron pa ba siyang plano para rito, okay? Tingnan natin kung ano yung lalabas. Give me the message for collective. Ano yung energy ng person niya? Ayan, person mo. Six of Pentacles. So, na-feel ko dito, no? Virgo, Capricorn, Taurus. Meron dito ang gustong makipag-ayos, gustong maging malinaw yung sitwasyon. Na-feel ko din dito, no? May pagbawi pong tao na to, okay? Nakikitaan ko rin dito, no? Na itong tao na ito ay magiging mapagbigay sa'yo, okay? Kung before, napakadamot ng tao na ito, nakikitaan ko dito yung pagbabago sa tao na ito. Hindi na siya magiging madamot sa attention, may pagbawi na to, okay? Then, nakikitaan ko dito sa Page of Pentacles, Virgo, Capricorn, Taurus. Nararamdaman ko dito yung, meron itong mga pinaplano, okay? Kumbaga, nagigitong practical. Bago ito tumungo sa'yo, hindi ito basta-basta biglaan na lang tutungo sa'yo. Nagigitong mabusisi, magigitong mapag-aral, okay? Kung paano siya papasok sa buhay mo dito, no? Sa Page of Pentacles. Mahilig ito magplano, hindi ito basta-basta na action, action ng action, hindi. Siya yung tipo ng tao na nagpapalano muna yung may pagkasiguridad, yung gusto niya siguridad. Yan, secure or sabihin natin siguro, ay sigurado, ayan. Okay, give me more information. Na-feel ko din dito, no? Gusto nito yung new beginning para sa inyong dalawa. Meron ditong the Chariot Reverse. So, nakikita ko dito, nagpaplano siya pero nag-aalinlangan pa rin tong tao na to, okay? Kasi natatakot to ma-reject, okay, dito sa the Chariot Reverse. Natatakot siya sa rejection, kumbaga wala na siyang control para sa'yo eh. Kaya may takot to kung ano yung magiging reaction niya patungo sa'yo, okay? Ito lang yung na-feel ko. Nakakaramdam to ng kaba, hindi balanse, or pwede niya sabihin hindi siya panatag, okay? Once na naiisip na to na tumungo sa'yo, nag-aalinlangan, okay? Ito lang na-feel ko, may pag-aalinlangan. Give me more information. Lumabas ang the Tower. So, nakikitaan ko dito na inuutusan to, okay? Kung ito man yung ma-pride na tao, na-feel ko dito ang ibababa na nito yung pride niya or ego niya para sa'yo. Kumbaga, ano, na naramdaman ng tao nito yung disaster ng pagkawala sa inyo. Maybe nakaramdam to ng takot or pagkabalisa, okay? Kumbaga, nawalan to ng confident eh. Maybe before, napaka-overconfident ng tao nito kasi ramdam ng tao nito na habol ka sa kanya. Pero ngayon, na-feel ko dito na bumababa na yung kanyang kumpiyansa, okay? Na-feel ko dito na binababa na nito yung pride niya. Kasi nararamdaman ko dito na tinutulak to na kailangan ng kumilos kasi hindi siya magtatagumpay once na hindi siya kumilos dito, okay? The Emperor. So, na-feel ko din dito, no? Meron dito na Aries energy, okay? Ayan, Virgo, Capricorn, and Taurus. So, Emperor, nararamdaman ko dito na sa Emperor, may authority itong tao na to, okay? Nagkakaroon siya. Kung before, wala siyang authority, kaya medyo nagpapla na to eh. Hindi to basta-basta papasok sa'yo ng walang plano. Kahit nag-aalinlangan na ito, kailangan nitong laksan yung loob niya para rito, para matugunan ka dito. Kasi alam ng tao na ito yung katatagan mo. Maybe merong malaking pagbabagong nagaganap sa'yo. Nagkakaroon ka dito ng sabihin natin na nagmamatured ka or malaki yung nagbabago sa'yo, nag-iiba na yung pananaw mo sa buhay at natutuklasan ng tao na ito or pwede rin sabihin napapansin nito, okay? So ngayon itong tao na ito, gusto nito magkaroon ng control or pwede rin sabihin energy mo itong the Emperor. Ganon ka tingnan ng tao na ito, meron kang control para sa iyong sarili or pwede rin sabihin na may malaking nagbabago sa'yo. Ito rin nakikita ko. Kumbaga, no, hinuhubog mong maigi yung sarili mo dito. Ayan. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron ako nakita dito ang 7. This is 6. 6 and 4. Lover. Mahal ka ng tao na to. Hindi pa rin nagbabago yung nararamdaman niya para sa'yo. Andun pa rin yung init ng kanyang nararamdaman dito. Kung madalas mo makita yung 222-1111, ibig sabihin,
Iniisip ka ng tao nito or pwede rin sabihin na iniisip niya na tumawag ka sa kanya. Kumbaga, sign to na iniisip ka ng tao nito na ikaw yung mismo kumontak para sa kanya. Okay? Then, na-feel ko din dito yung union. Maybe nagpaplano na to, makipagkita sa'yo. Pwedeng sorpresa ito, okay? Na hindi mo inaasahan dito. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ka ng tao nito na the emperor or sabihin natin mapagkakatiwalaan niya. And then, nakikitaan ko rin dito yung duality. Meron ka pa rin feelings dito, kaya lang nakikitaan ko dito na tinitigasan mo. I mean, sa tinitigasan mo, ano, hindi ka masyado nagpapakita ng emotion, okay? Maybe may pagbabago na gaganap sa'yo or pwede rin sabihin na nagiging ka ng matiisin dito or pwede rin sabihin na hindi ka na masyado nagpapakita ng interest, okay, para dito sa tao na to. Give me more information, ano pa yung mensahe. So, Three of Pentacles, upright. So, itong tao na ito, no, meron ditong Virgo, Capricorn, and Taurus. Meron din Gemini. Nakikita ko dito na gusto ng tao na ito ng collaboration, teamwork, okay? Gusto nito ng pakikipag-ayos. Pakikipis with you, ayun, peace be with you, yan. Gusto nito ng makipag-ayos sa'yo, magkaroon na kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kumbaga, no, marami siyang natutunan sa connection na to, or pwede rin sabihin marami siyang natutunan sa'yo, or marami kang aral na binigay dito sa tao na to, okay? Kasi nakikita ka na ng tao na to na mahalaga, or pwede rin sabihin na iba ka, okay? Merong kaibahan sa'yo sa mga nakilala niyang tao, okay? Na kung saan ano itong tao na ito, andun yung pagmamahal, or pwede rin sabihin sa pagiging mong matigas or independent dito, no? Kasi nakikita ka ng tao na to na the emperor, eh. Very independent. So, itong tao na ito, andun yung pagnanais niya na bumalik ka, or andun yung pagnanais niya na magkaroon ka pa rin kayo dito ng teamwork sa bawat isa. Okay? Gusto na ito na makasama ka. Ayan. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Excuse me. Two of Swords. So, itong tao na ito, no, hindi pa rin ito tinatanggap na wala ka na sa buhay niya, hindi niya kaya, okay? So, itong tao na ito, marami itong desisyon na ginagawa, no? Kumbaga, feeling stagnant itong tao na to. Feeling trapped pa rin sa sitwasyon, okay? Kumbaga, yung memories mo dito yung gumugugol sa kaisipan ng tao na to. And then, nakikita ko rin dito, no? Ayaw niyang tanggapin na nawawala ka na ng unti-unti sa kanya, okay? Ayaw niyang tanggapin yun, kumbaga. Sinisingin pa rin niya sa kanyang isipan na andyan ka, hindi ka mawawala sa kanya, okay? Kumbaga, no, nafe-feel ko dito na stuck pa rin siya sa'yo, okay? Dito sa Two of Swords. Queen of Cups. So, nakikitaan ka ng tao na ito, no? Ayan. Dito sa The Star, and Queen of Cups, and Eight of Cups. So, nakikitaan ko dito ang Gemini, Aquarius, and Libra, Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Aries, and Scorpio, Cancer, and Pisces, okay? Itong tao na ito, umaasa pa rin na magkakais kayo. Kumbaga, andun pa rin yung fate niya. Maybe nananampalataya to dito sa The Star, or humihiling to sa langit, ano, okay, na magbago, na magkaroon dito ng pagbabago. And then, na-feel ko din dito, ano, na nagkakaroon na to ng spiritual growth sa kanya sarili. Pwede rin sabihin, meron ding pangyayari or nababago sa tao na to. Or pwede rin sabihin, ikaw yung nagturo dito. Maybe ikaw yung tipo ng tao na religyoso, religyosa, okay? Kaya itong tao na ito, ano, ayaw ka pa rin itong pakawalan kasi alam ng tao na ito yung pagiging mong loyal, okay? Then, nakikitaan ko rin dito, no, kaya ayaw kang pakawalan ng tao na ito, eh. Ikaw si Queen of Cups, eh. Kumbaga, nasa iyo yun na lahat. Parang whole package ka dito, eh. Kumbaga, caring ka, loving ka, and then nakikitaan ko rin dito yung pagiging empat mo. Yung bantibo na kahit hindi siya magsalita or kung meron siyang dinaramdam, nararamdaman mo yung kanyang kalungkutan, yung presensya, okay? So, nakikitaan ko rin dito na malakas din yung sense mo, okay? Yung bantibo na malakas yung intuition mo, okay? Ramdam mo sa tao kapag may dinadalang problema, okay? Kumbaga, ikaw yung tipo ng tao kapag may merong tao na may problema, talagang inaalam mo or hanggat marik tinutuklas mo para matulungan lang tong tao na to na abot ng iyong makakaya. So maybe ganun ka tingnan ng tao na ito, masaya ka lang, good vibes, positive, okay? Kaya itong tao na ito, mahal ka, eh. Then lumabas ang Eight of Cups, ayaw nitong pakawalan ka,
Hindi nito tanggap na mawala ka ng nanlubusan sa buhay niya. Itong tao na ito'y matigas ang ulo. Kumbaga, ayaw niyang i-let go. And then, nakikitaan ko rin dito, no? Takot to na mawala ka ng nanlubusan sa kanya. Meron siyang takot na nararamdaman dito sa Eight of Cups reverse. So, itong tao na ito, no? Ayaw ka pa talaga niyang pakawalan, okay? Ayan. Tingnan natin kung ano yung hidden truth ng tao mo. Okay, ano ba yung kanyang gusto pang sabihin sa'yo? Give me the message. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Oops, wait lang. Kukunin ko lang to. Nahulog to. I know I was a distraction from your pain. So, alam din ng tao nito na siya yung dahilan kung bakit ka nasaktan. Okay? Alam niya. I hide behind material things. So, meron dito nagtatago ng mga material na bagay. Okay? Or pwede rin sabihin ano, meron tong gamit. Gamit mo na tinago niya. Okay? Or pwede rin sabihin, meron siyang gamit na mahalaga. Mahalagang gamit mo na kung saan kinikip niya hanggang ngayon. Okay? Or pwede rin sabihin ano, nung magkasama kayo dito, bago siya bumili ng bagay, hindi niya sinasabi sa'yo pasikreto pag siya'y bumibili. Kasi pwedeng magalit ka or pwedeng sabihin na ikaw yung tipo ng tao na masyadong istrikto or controlling, mga ganun ba. Give me more information. Ano yung mensahe pa? I lost myself for a little while. So, nawala din siya. Okay. Maybe nung nawala ka dito na nawala din siya sa kanyang ulirat, ano, kumbaga nalito din siya kung ano yung kanyang kasunod na hakbang, hahakbangin, okay, or pwede rin sabihin nawala siya, okay, para sa kanyang sarili, kumbaga nabagabag, nabalisa, mga ganun ba. I left when I saw you with someone. So yung iba naman sa inyo, kaya to umalis ay dahil nakikita niya na meron na nagpapatibok sa'yo, or pwede rin sabihin na maybe meron kang close friend na hindi niya akalain na close friend mo siya. Maybe pagsiselos din, mga ganun ba? Maybe may pinagsilosan to. Give me more information, ano pa yung mensahe. Or pwede rin sabihin ano, gusto nitong bumalik pero nakita ka niyang may kasama ng iba. Okay? Yung iba sa inyo. Give me more information. Kaya hindi na siya tumuloy dito. Pero ganun pa man ano, andun pa rin yung fate ng tao na to. Gusto nito yung pagbabago. Gusto nito magsimula muli kayo dito sa The Star. Ayoko nitong i-let go. Give me more information. So, I hide who I really am from you. So, meron din tong tinago about sa kanya. Maybe, hindi pa niya nasasabi lahat-lahat kung ano siya. Okay? Kung anong meron siya sa kanyang buhay. We need to let each other go. So, pwedeng sabihin ito ikaw to, okay, or pwedeng siya. We need to let each other go. So, meron dito nagsalita na kailangan na natin pakawalan yung bawat isa. Kasi meron ditong ayaw ka pang i-let go dito sa Eight of Cups. And then, yung iba naman, gusto ka nang i-let go. Kailangan ng pakawalan ng bawat isa. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Ano yung hidden truth niya? I bury myself in work to forget you. Then, yung iba naman sa inyo, sobrang nagpapakapagod sa pagtatrabaho para makalimutan ka. Work, work, work. Ganyan. Give me more information. I will wait for a sign from you. Then, yung iba naman sa inyo, humihiling siya ng sinyales or sign para sa'yo. Maybe, once na ikaw ay nag-post or about sa kanya. O pasaring sa kanya, o patama sa kanya, okay? Nahingi siya ng sign. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. I love and peace.